Hi, welcome back to my channel. It's Waven here again. So in this video, I am going to show you kung paano mo ba mare-reset ang Epson L120 mo, Epson L130, 220, 310, and Epson L160. So, tune in. Waven Online TV, always providing value to you and always for you. If you are new to my channel, consider subscribing by hitting the subscribe button at i-click mo na rin ang notification bell at piliin ang all para palagi kang updated sa mga susunod ko pang video tips, tricks, and tutorials, whether it is teacher's help, making money online, and grow your business so that you have another source of income, bisitahin mo lang ang channel na ito. Okay, if you are ready to these tutorials, then let's go! If you are a teacher, I'm sure na palagi kang nagpiprint ng iyong mga DLLs, quizzes, activity sheets, tests, instructional materials, and a lot of different reports na kailangan mong isubmit. Kaya naman dumarating sa punto na yung mga printers natin need service na talaga. Kailangan mo na siyang i-reset. So follow this instruction para hindi ka na magbayad sa mga technician na usually sumisingil ng mga 300 to 500 pesos para lang sa pagre-reset ng printer. Okay, so ang una mong gagawin ay i-download mo ang resetter. I provided the download link in the description of this video. At pagkatapos mong ma-download, pwede na nating i-reset ang printer mo. Okay, kung na-download mo na ang Epson Resetter, so ito yon, naka-zip file, so kailangan nating i-unzip yan. But before that, see to it na nakakonect ang printer mo sa laptop mo at dapat naka-on din ito. Okay, pag na-connect mo na, pwede na natin itong i-unzip or extract. Okay, so ito yon. Open natin to. Then, punta ka dito sa application na ito. Then, double click. Then, select model. Okay, so, ang i-reset natin ngayon ay L120. Sa 4th, leave auto selection. Then, hit OK. Then, punta ka sa Particular Adjustment Mode. Then, punta ka sa Waste Ink Pad Counter. Click OK. Then, Check. Click Check. Okay, then, ganito ang makikita mo. May points, may number. Then, check mo itong main pad counter. Then, initialize. Okay, so, when the OK button is clicked, counter will be initialized. Click OK. Okay, so, kailangan natin i-turn off yung printer. Turn off natin. And pagkatapos, click OK. Then, pag na-click na natin yung OK, i-on uli natin yung printer. Okay, na-on na. Then, i-click na natin itong OK. Yun. Okay na yun. Tapos na tayong mag-reset. Na-reset na siya. Then, pwede na natin itong EX. Okay, try natin mag-print ng documents. Ayun, ganun lamang po kadali mag-reset ng printer para hindi ka na magbayad sa mga technician. And kung nagustuhan mo naman ang video ito, pahit naman ang like at huwag kalilimutang mag-subscribe.
Thank you for watching. See you on my next video episode. Bye-bye! Waven Online TV, always providing value to you and always for you.